Magandang gabi mga kasindakers. Na-excite ako na nung i-announce namin na babalik kami, ay napakarami ng nagtalo-talo at gusto lahat eh makapagsimula kaagad tayo. So, salamat po sa walang sawang suporta ng lahat ng mga kasindakers. At may valid reason akong dapat i-justify sa inyo. Isang taon akong hindi nagprograma sa radyo dahil sa isang hindi inaasahang sindak na naganap sa aking buhay. Sindak na pinili kong labanan at hindi ko inatrasan. Noon malaking tao pa siya. Pahirap talaga. Kaya buhay dahil may prinsipyo naman ako bukod sa may pangako sa ating Pangulong Rodrigo Duterte. Natutulungan ko siya sa hangarin niya at pagnanasang maayos ang kanyang gobyerno. Kaya sa munti kong paraan, ito po ay aking ginampanan at nauwi sa napakadaming mga court cases. Pasensya na kayo mga mahal kong kasindakers kung nawala ako ng isang taon. Pasensya na rin kayo kung hindi ko pwedeng ibulgar ang kabuuan ng kwentong ito sapagkat nasa korte pa ang lahat ng mga kaso niya. Maaakusahan tayo ng sub judice at bawal naman talagang isa publiko ang nakasalang na sa korte. Ngayon po ay panatag na akong nagbabalik sapagkat pinagkakasihan tayo ng ating Panginoon at mukhang ayos naman ang lahat ng mga naimbentong kaso laban sa akin ay na-dismiss na po. Ang magandang balita, muli tayong magkakasama sa ikalawang pagbabalik nitong ating programa. Actually, ikatlo na ito kung tuusin eh. Nagsimula tayo sa Radio 5 noong 2011. Huminto kami ni Derek Hatcho noong 2016 dahil pumasok kami sa gobyerno. Kaya lumipat kami sa Radio Pilipinas 2. Pero ginawa namin daily. Alam ko na marami ay nakapakinig nung may nagmamasid. At nung ginawa namin weekly na lang ang programa dahil gumagawa kami ng Salam TV, naging kasindak-sindak ulit sa RP1. Kaya ito na po yung ikatlong aklat ng kasindak-sindak dito pa rin sa Radio Pilipinas 738 AM Radio 738. At tayo po ngayon ay napapanood ng live. Kung dati ang napapanood yung live, pinagtatsagaan ko lang yung phone ko sa tulong po ng ating mga boss dito, si Bong Aportadera at saka si Maki Gayinibong. Eto na po, at saka si Sir Alan Alanige. Eto na po, nakikita nyo na at naririnig pati ang ating mga background music na dati nirereklamo nyo hindi naririnig ang music. Eto na po tayo dyan. Siyempre, ito pa rin ang bukod tanging science of paranormal radio show na tunay ninyong katuwang sa pagsaliksik at pagtuklas sa mga kababalaghan at sindak na ating nararanasan. Ito rin ang radio program na pangahas sa pagbubulgar ng mga secret society na pilit na nagpapatakbo sa buhay ng mga tao sa mundo. At makakasama nyo si Benji Felipe, si Derek Hatcho dahil naka-quarantine. Kailangan lang siyang maririnig ninyo siya, pero pinapadala niya lang humuna yung lahat ng mga part niya sa atin sa pamamagitan lang ng recording kasi malayo-layo ng konti ang panggagalingan. Hindi siya pinapayagang makatawid-tawid lang. Ako ho kasi may rapid pass eh. Mukhang wala ho siya. Dahil sa quarantine limitation, ako lang muna ang live pero meron akong bagong regalo sa inyo. Alam ko ikatutuwa ninyo lahat. Nagdesisyon po kami na kasama na rin natin ang aming guro sa paranormal na si Adam Reyes para higit na mas malalim pa ang maging talakayan. Siyempre, ang linggo ang horoscope ninyo at ang pagsagot sa mga panaginip at kababalaghan, sagot pa rin yan ni Derek Hatcho at ni Adam Reyes. Dahil sa pandemic na COVID-19, nagkaroon din ang infodemic. Ito yung mga fake news na kasindak-sindak dahil sa marami na apektuhang tao sa mga maling impormasyon. Modesty aside, ako po ang nag-isip na ito pong dismiss disinformation ay ipakalat at maraming salamat din at tayo po ay sinusuportahan ng ating mga bossing dito. Kagaya po ng boss ko dito na si Bong Aportadera, lagi nakasuporta yan sa kasindak-sindak noon pa man. Salamat boss! At itong Philippine Information Agency naman ay susuporta ngayon sa paglaban natin sa fake news
at pag-dismiss sa disinformation sa programa nating ito. Kaya ang paalala natin sa lahat ng tagapakinig, ang aming Facebook page ay facebook.com/kasindak. facebook.com/kasindak. Yan. I-like, i-follow, i-share ang aming live stream para mapakinggan tayo ng lahat ng mga kasindakers. At syempre, kagaya ng dati nating ginagawa dito, eh, bago tayo nagsisimula ng ating programa, gusto din po sana natin na magdasal tayong lahat, dahil lalo na sa panahon natin ngayon na medyo hindi natin alam kung ano ba ang kahihinatnan ng ating pamumuhay, eh, magdasal tayo bago tayo pumasok sa mundo ng paranormal at supernatural. Diyos na makapangyarihan sa lahat, hinihiling namin na palagi niyo pong paglinawin ang puso at isip ng aming tagapakinig. Kayo ang nakababatid ng totoo, kaya sa inyo kami umaasa ng mga senyales sa aming bawat pananaliksik. Ibigay po ninyo sa amin ang dunong para higit kaming makapagbahagi ng tamang impormasyon sa aming tagasubaybay. Lagi po ninyong gamitin ang aming programa sa ikalulugod ninyo. Ito rin ang panahong nais naming higit kayong makaagapay ng bawat tao dahil sa pandemic na unti-unting lumilipol sa marami sa ngayon. Alam naming sa inyo rin magmumula ang mga senyales para sa mga scientist upang matuklasan ang tamang bakuna laban sa COVID-19. Salamat po sa lahat ng biyaya sa araw-araw, kahit hirap na hirap na po ang maraming tao sa kanilang paglalagi sa mga tahanan. Patuloy po ninyong gabayan ng sangkatauhan, anuman ang iba't ibang paniniwalang pangrelihiyon. Lahat po kami anak ninyo, at ililigtas po ninyo kami sa COVID-19 na ito. Papasalamatan ko muna yung plitora na umawit ng kasindak-sindak. Katha ito ni Ferdy Gomez at mga kaibigan natin yan sa Cavite. Mag-ingat kayo dyan sa Indang at sa Tres y Martires. Pati na yung mga kaibigan natin dyan, stay home. Hindi pa tapos ang laban natin sa COVID-19. Ano ang mga dapat abangan ngayong gabi? Ang bulong ng mga multo. Iba, ilalahad natin mamaya. Conspiracy theory ukol sa paglikha ng COVID-19 pandemic. Papaksain natin ng mas malinaw. Bakit may papremyo ang Department of Agriculture na 3,000 piso? Sasagutin ko yan mamaya ng mas scientific. Ano? Pangulong Duterte sinasabit sa kahina-hinalang financial scam. Ano ba ito? Iuulat natin yan. Sari-saring gamot sa COVID-19. Ano ang totoo sa visa ng mga ito? Ang tabayanan ng sagot. Lalaki sa Brazil nakitaan ng 3 kidney, 3 bato. Ligtas nga ba ang mga bata sa COVID-19? At ang dahilan kung bakit marami ngayon ang nakararanas ng vivid and emotional dreams dahil po merong COVID-19 crisis. Lahat ng tanong nyo tungkol sa panaginip at kababalaghan, narariyan po si Adam, narariyan po si Dea, sasagutin kayo. At ang hinabangan ninyong linggo ang horoscope, mamaya-maya lamang. Sisimula natin to sa pamamagitan ng isang kwento. Maraming mga ghost hunter ang nagsasabi sa mga tanyag na haunted places na talagang may mga nagpaparamdam tuwing sila ay bumibisita sa mga lugar na ito. May tinatawag na Senai House sa Snub Knoll Road sa Burton. Ang mga bumibisita sa bahay na ito ay nakararanas ng iba't ibang multo. May nakakita ng nakabitay na hinihinalang witch noong unang panahon pa na buhay. May nakikitang monk na nakahood na biglang lumilitaw sa paanan ng isang kama sa isang kwarto sa bahay. Sa giyerang naganap sa Waterloo noong World War I, ang kilalang second in command sa Wellington na si Sir Henry Paget ay sinasabing pag-alagala lamang ang kaluluwa sa bahay na ito.
ang pinakanakasisindak ay ang babaeng hinahanap-hanap ang kanyang nawawalang kasintahan at siya'y lumilitaw pa rin sa isang tulay sa di kalayuan ng bahay. Hindi naman sana masyadong mapapansin ang kinatatakutang haunted house kung hindi lamang nagaganap ang ayon sa mga kwento ng ilang nakaranas ng mga ghost hunter na minsan sila inaihagi sa loob ng kwarto ng malalakas na multo. At may ilan namang ang nangyari, kusang nagsasarili ng patay sindi ang ilaw o nag-iinit ang tubig sa heater sa banyo na hindi naman nakasaksak. Ang mahirap daw makayanan ay ang kapag tulog na ang ilang bisita, may malamig na hanging papalapit at kapag daman na nila ang inig ay saka may bumubulong at nagsasabing sila ay mga patay na pero doon pa rin nakatira. Nakapangingilabot ang kwentong ito. Nagbalik tuloy sa gunit ako yung karanasan ng aming guro na si Adam Reyes, ano? Ang founder ng highly respected at very reliable na V2 project, yung validation at verification. Kung nais ninyong malaman ng lahat nga pala tungkol sa V2 project, alamin ninyo kay Christine Carrion sa Facebook page natin, facebook.com/kasindak. May isang pagkakataon na si Adam ay sinama ng kanyang mahal na ama noong nabubuhay pa at sila'y nagtungo sa isang abandoned hospital sa Antipolo. Inalam nila kung bakit may mga pinag-uusapang multo roon. Ang sabi ni Adam, pagpasok ng kanyang ama na mag-isa sa isang pababang hagdan, naiiwan sila ng cameraman na kasama niya. Hindi nagtagal, may batang babae na umakit sa hagdan. Nagkatinginan sila, nilampasan lang sila. Maya-maya lang, bumalik yung kanyang ama at tinanong sa kanila kung nakita ba nila ang multong umakit sa hagdan. Ang sagot nila ay hindi. Ang sabi ng ama ni Adam, dapat tiningnan nila ang paa noong bata dahil nakalutang siya. Ay makalipas ang ilang linggo, muling nagbalik ang guro natin si Adam sa abandoned hospital at doon nga niya nakilala ang batang multo na naging kaibigan niya at ito ay tinawag niyang si Clarissa. Paano kaya nalaman ni Adam ang pangalan? Ibinulong kaya ito ng batang multo? Ito ho, marami ang nagtanong sa amin. Noong unang pumutok ang COVID, coronavirus, na mas kilalang COVID-19, mayroon namang kaagad na pinag-usapang conspiracy theory. No? Kung familiar kayo doon sa tinatawag na 5G technology, pinaghinalaan kaagad na ito yung sanhi ng pagkalat ng virus na COVID. Ang sabi ng malilikot ang guni-guni, mataas daw kasi ang radiation level ng 5G at sinasabi nila na lubhang mapanganib ang itong 5G kumpara sa level ng 3G o level ng 4G. Ngunit sa masusing pag-aaral at pagpapaliwanag ng mga dalubhasa, ang radiation level lang naman pala ng 5G ay 0.04%. Kaya ang sabi nila, 5G has nothing to do with COVID-19. Kung ito ay matatawag na case close, ang pangalawang kaso ng conspiracy ay hindi po sarado. Sinasabi ng malilikot ang guni-guni na likha sa laboratorio ang virus na ito. Alam niyo, aaminin ko rin na iniisip ko rin ito noon kasi talagang bigla na lang sumulpot ng napakalakas, ang bilis na nakakontaminate ng tao, no? Marami ho tayong interest sa mga ganitong subject matter na mukhang highly probable na human-made ang virus. Kung ito ay naging bulong-bulungan, bigla naging maingay na balita na man-made nga ito dahil
Nag-ingay bigla ang presidente ng Amerika na si Donald Trump. Pinagbibintangan niya ang China na sila ang lumikha ng virus. Gusto pa nga niyang idemanda pero wala silang mailabas na ebidensya. Ang gusto lang nating malaman, itinuturing ni Donald Trump na isa sa mga nag-speculate dito pero hindi ganito ang lumitaw eh. Kahit na presidente ng Amerika siya at nag-speculate siya, nagsalita kasi ang US Secretary of State na si Mike Pompeo sa isang interview na there was an enormous evidence that COVID-19 originated in a laboratory in the Chinese city of Wuhan where the outbreak was first detected last December. Totoo kaya ito? Kinampihan niya si Trump eh. Pag-aralan natin. Walang laman ang pahayag na ito kung nagsabi lang siya ng isang event. Ang event doon nag-originate. Ang ebidensya niya na nagsimulang kumalat ng COVID sa laboratory ng Wuhan pero hindi niya masagot. Anong pinangahawakan nilang ebidensya? At sumagot naman ang Global Times newspaper na kontrolado ng China. Sinabi nila na si Pompeo ay nagpapasabog sa mundo ng bintang na walang batayan. Ha? Walang batayan. Hinamon nila siya na maglabas ng ebidensya para hindi magbukhang nanguutulang sila ng American public. Sinabi ng Global Times na bluffing lang ang bintang ng US laban sa China. Pero ano nga ho ba talaga itong laboratorio sa Wuhan? Ito yung Wuhan Institute of Virology na itinatag noong 1950s at tinawag na China's first biosafety level 4 laboratory. Sa ating pagsaliksik, ang ibig sabihin pala ng level 4 na laboratory ay nagre-research ng mga pathogens na nakakahawa at nagdadala ng mapanganib na sakit. Katulad ng Ebola virus, Marburg virus, Lassa virus at Crimean Congo hemorrhagic fever. Sa makatuwid, ang Wuhan Institute of Virology ay laboratoryong mapanganib na sumusubok maghanap ng bakuna o gamot at ang isa sa pinag-aaralan nila ay ang coronavirus na galing sa panike. Para lang malinaw, ang corona po sa panahon natin ayon sa isang dalubhasang Pilipinong doktor, 4. Pero sa pagsaliksik ko sa ibang bansa, pito raw ito. No? Yung unang sinasabi ng doktor dito nang galing sa hayop, hindi naman lumala yung pagkalat. Ikalawa, yung pinanggalingan ng SARS. Ikatlo, yung MERS-CoV. Pang-apat sa atin, itong COVID-19. Ang sabi ng doktor na to, talagang nagme-metamorphose ang virus para mas lumakas kasi marami naman tayong friendly virus din sa katawan na lumalaban sa kanila pag pumapasok sila sa ating katawan. Pinalalakas din ng mga virus na ito yung sarili nila para hindi sila mamatay pag naghahanap sila ng katawan ng tao na gusto nilang tiran. Yan ang isa sa dahilan kung bakit inaaral sa Wuhan Laboratory ang coronavirus. Ang husay ng mga personal sa Wuhan ay nakuha nila sa training noong 2015 sa mga facilities na meron din ng France sa siyudad ng Lyon. Ang sabi ng Beijing, ang Wuhan Institute of Virology ay walang intensyon at abilidad na mag-design ng bagong coronavirus. Bilang patunay, sinabi nila na maging ang SARS-CoV-2 genome ay nagbibigay ng indikasyon na itong COVID ay hindi man-made. Sa madaling salita, sinususugan ng Beijing ang teorya na ang coronavirus ay hindi gawa ng tao. Ang dahilan lang naman daw kaya kumalat ang issue na ito na man-made ay dahil naglabas ang Indian Institute of Technology na ang proteins ng coronavirus ay mayroong uncanny similarity sa HIV. Alam naman natin yung HIV hanggang ngayon walang bakuna kasi hindi malaman kung saan nag-originate. Pero sinasabi nila na ang SARS-CoV ay galing sa paniki at pangolins. Kaya ang consensus ng scientific world, coronaviruses evolve naturally. At ito nga, sabi ng scientific world, pito nga pala ang coronavirus na nakakapasok sa katawan ng tao. Ang iba galing sa paniki, ang iba galing sa daga. Sinasabi ng mga scientist na hindi ka panipaniwala ang balitang aksidenteng kumalat ang coronavirus na nilikom ng mga scientist at dinala sa Wuhan Lab mula sa kanilang paniki. Ang biosecurity procedure daw ay palaging istriktong pinatutupad sa Wuhan Laboratory
At sabi nga ng isa sa mga nakapasok na doon sa Wuhan Laboratory, nakita niya na talagang grabe yung pagiging maingat ng lahat at transparent naman daw ang laboratoryong ito na coronavirus lang talaga pinag-aaralan nila para makahanap sila ng bakuna. Sabi yan ng microbiology na si Christian Anderson mula sa isang team sa California. Maraming mga nagpaliwanag na hindi totoo ang conspiracy theory na ito ay likha ng tao, kundi ito ay talaga nanggaling lang sa natural na evolution. Pero ang pinaka sa lahat na tinutukan ko sa lahat ng mga binasa ko, madami ho akong nilalampasan kasi ang haba-haba nitong research ko, ang mismong director ng US National Institute of Allergy and Infectious Diseases na si Anthony Fauci, may pinakamahusay na paliwanag para makontra natin ang conspiracy theory ng kanyang presidente mismo na si Donald Trump. Ang sabi ni Fauci, kung titingnan natin ang evolution ng virus ng paligi, ang sinasabi ng scientific evidence, hindi ito deliberately manipulated at walang artificial na development. Sabi niya, noong ito'y nag-evolve sa nature, nagpasalin-salin sa iba't ibang species. Kaya mas mabuti na harapin na lang daw ng Amerika ang second wave ng COVID-19 ngayong taglamig kesa magpakalat ng fake news, sabi niya. Siya nagsabi nito, no? Ha? Nakakahiya raw kasi kung di lang mabibigyan ng sapat na hakbang ang inaasahan na nga nilang second attack ng COVID. Sinabi niya na hindi naman ito basta aalis, kaya daw i-reinforce na ang healthcare system ng Amerika at nananawagan siya sa lahat na sa buong mundo, palagi daw ipatupad ang social distancing. At umaasa si Fauci na magkakaroon ng bakuna sa mas mabilis na panahon. Baka raw pagpasok ng 2021 ay makadevelop na. Meron daw kasing eksperimento sa Cambridge, Massachusetts na isang tao ang sinubukan sa eksperimento sa loob ng 42 days. Ha? 42 days in eksperimento. Ang bakuna na sinaksak nila sa tao may halo na genetic material na galing din mismo sa COVID. Hindi raw yung patay na virus ang pinaguhanan nila, buhay ang pinaguhanan nila. Pero hindi pa raw binibigyan ng lisensya ang bakunang ito para magamit. Ano ito? Ang tawag nila mRNA vaccine. Wala pa itong lisensya. mRNA. Sa kanyang karanasan sa pagdevelop ng gamot sa HIV/AIDS, nakikita niya na may pag-asa talagang magamot natin ang COVID-19. Kasi raw, kung ang eksperimento sa HIV/AIDS ay hindi probable, ha? Hindi favorable ang nagiging resulta eh. Ang eksperimento nila doon, pag binabakuna nila yung mga tao kontra sa SARS-CoV, favorable ang resulta. Kaya makakadevelop ang tao ng adequate immune system sa ginagawa nila ngayon. Pero sa HIV, unfortunately, mukhang hindi nakakadevelop ng adequate immune response yung katawan ng tao. Kung sakali raw na magiging safe at effective ang mRNA vaccine, ang sinasabi nila, patuloy itong i-develop. At patuloy din sila maghahanap pa ng ibang bakuna kontra sa COVID. Basta ang teorya niya, hindi nag-replicate ang COVID sa katawan ng tao. Pag hindi raw yan magre-replicate dahil mahaharang nung bakuna na ma-iimbento nila, ay hindi raw dodoble ang dami sa loob at hindi na magiging mapanganib. Ang HIV raw ay talagang hindi pa rin nila malaman kung anong uri ng virus hanggang ngayon, kaya nahihirapan daw silang hanapan ng gamot. Kaya rin daw maraming gumagaling na nagkaka-COVID-19 ay dahil maraming tao ang nagkakaroon na kaagad ng adequate immune response. Ito raw ang sinyalis para sa kanya, no, na may madidevelop ng bakuna. Pero habang wala pa, sinabi ni Fauci na sa ngayon, importante sa lahat ng tao sa mundo na magsuot pa rin ng mask at mahigpit daw na ipatupad talaga ang social distancing. At sabi ni Dr. Fauci, 6 feet ang dapat na layo natin sa sinumang tao makakasalubong o makakahalubilo. 6 feet, ako nga ho, gusto ko 1 feet pa eh. Mas safe nga yun eh, di ba? Ang 6 feet, baka medyo mapalipad pa ng konti eh. Di ba? At least, yung medyo malayo-layo ka, talagang hindi ka na tatamaan.
Yan. At kagaya na nabanggit ho kanina, meron ho kaming bagong segment dito na sa pahintulot po ng Philippine Information Agency, yung dismiss disinformation, lalabanan natin ang mga fake news, lalo na yung mga sumisindak lang sa mga tao na naniniwala sa pagkalat ng fake news. Kawawa naman ang mga taong walang muwang tinatakot natin. So, salamat po kay Director General Abner Caga ng Philippine Information Agency sa pagbibigay ng pahintulot na tulungan tayo ng division na IDPD sa pangunguna ni Sir Georgie Joselito Reyes, no? At ang fake news number one na pag-uusapan natin, alam ko marami dito yung medyo nagulat, ha? Yung sabi meron daw cash assistance na ibibigay ang Department of Agriculture. Nasa saan ba dito res yung usapan ni Secretary Martin Andanar at ni Secretary William Dar na ito yata yun eh. Pakinggan sir, na natin. Sa isang Facebook yan. Post ng isang di umanoy FB page ng Department of Agriculture ang nagsasabing mamamahagi raw po ang Department of Agriculture ng 3,000 pesos cash assistance or 3,000 worth of products. Totoo po ba ito? Ito po ba'y fake news? Linawin po natin ito, sir, para sa ating mga manunood. Last week, mayroon kaming na-monitor, Sec. Martin, na gumamit nga na ganito na logo ng DA. Fake news ito po. Fake news ito. Ang katotohanan, magbibigay kami ng certified seeds, of course, again, sa rice. Dalawang sako ng urea para yung farmer ay bibili rin ng dalawang sako at apat na sako ang urea ang i-apply niya sa isang hektarya. Wala kaming ipamumutmut na iba pa except this, including that of training, yun po ang additional na gagawin po natin. Pataasin natin ang antas ng kakayanan ng ating mga magsasaka ngayon at in the future. Halaka kung sino ka man. Sabi mo kasi sa Facebook page mo na ginamit mo ang pangalan at logo ng Department of Agriculture, magbibigay ka ng 3,000 hanggang 3,500 worth of products. Ano? Basta wag lang daw kalimutang i-like ang Facebook page niya na Department of Agriculture, Agricultural Supply, at i-share daw ito sa FB group ng mga taong na nakakabasa sa kanya at mag-comment daw, ibigay daw yung pangalan nyo at lugar. Huwag po kayong maniniwala sa kanya. Kasi nga po, mismong si Secretary William Darna at si Secretary Martin Andanar ang nagsasabing, ako, niloloko nyo mga tao. Ang natuklasan po namin sa aming pagsaliksik, ang taong ito kasi, nagbibenta po siya ng equipment ng farm. At meron din siyang mga binibentang animal feeds. Kaya ang target niya po, yung mga farmers na may kaugnayan sa agrikultura. Gusto niya maging likers lahat para madali siyang makapagbenta. Nakita nga namin na nagbibenta rin siya ng maliit na ano na rice mill. At may mga umuorder, no? Pero hindi totoo na nagpaparapol yung Department of Agriculture. Ginamit niya lang para mas marami ang mag-like sa kanya. Ang problema lang kasing nalikha niya dahil sa ginamit niya yung Department of Agriculture, maraming nauto na netizens at parang kinakalampag yung Department of Agriculture. Pero nilinaw po sa atin ni Secretary Dar na hindi po pera pinamimigay nila. No? Itong taong gumawa nito ay sumakay na lang ngayon sa agrikultura dahil nauna na pong inisip ni na Secretary Dar at ni Secretary Andanar yung plant. Gusto niyang sumakay doon. Pero ang totoo, ang una niyong ginawang page, pag-ibig housing loan for poor. Pero parang hindi na activated ito kasi mas gusto niyang sakyan itong plant. Ano? Pag in-inspection ng page niya, nagre-repost kasi siya ng mga quotable quotes galing sa Department of Agriculture tsaka yung ibang mga totoong kwento na articles doon, kinukuha niya, nire-repost niya. Kaya lang, nilalagay niya ng memes.
No, kaya medyo dapat maging maingat din talaga tayo sa pagtingin. Dahil mahirap ito. Baka tayo maloko. So, dismiss this! Eto po, yung ano, yung parang sinasabi nila na si Pangulong Duterte pumasok sa partnership sa Bitcoin lifestyle. No? Sinasabi nila na ito raw ay unprecedented na pangyayari na ang Philippine government ay pumasok na sa Philippines Technology, Currency and Monetary System. Ha? This new platform is called Bitcoin lifestyle. At sinasabi nila dito na the president is urging all citizens of the Philippines to learn about Bitcoin lifestyle quickly para maging involved. Oh, aba, hindi ho totoo yan. Ito ho ay panluloko. Ginagamit nila ang kasikatan ng Pangulong Duterte para mapasakay ang lahat at mapasali dyan sa kung anumang klase ng kanilang mga racket. Ang paliwanag po ni Assistant Secretary Tony Lambino ng Department of Finance, ito po. The Department of Finance warns the public about fake news and malicious information alleging that the Philippines is creating a platform for the citizens of the Philippines to start generating income with cryptocurrency. There is no such effort by the government. Peddlers of fake news allege that the government has created a platform called Bitcoin lifestyle and that President Duterte is urging all citizens of Philippines to learn about Bitcoin lifestyle. We categorically deny that there is such a move and warn the public against potentially harmful financial transactions with those behind the article. Yan po ang paliwanag sa atin ni ASIC Tony Lambino na dati ko itong kasama sa showbiz. Ha? Siya ay isang singer po ito. Anong dapat tandaan bilang netizens, mag-ingat kayo sa website na link na kiniklik ninyo. Ang website kasi na dailynewsfinance.com ay isang peking website na ginawa para makakuha ng audience on mauuto yung mga tao na papasok sa Bitcoin lifestyle. Paano masasabi na fake ang isang website? Hindi nakiklik ang hyperlink sa article na ito, maging ang iba pang article na inirekomenda nilang basahin. Pwede lamang i-click yung button na pinakababa kung saan tinatanong nila ang ilang impormasyon tungkol sa'yo. Tulad ng ikaw ba ay over 18 years old, magkano ang income mo, lahat ng pwede nilang malaman tungkol sa iyong finances, yun ang lalabas lang na makiklik mo. Kung maglalakas ang iyong, kung magiging malakas ang iyong computer antivirus, nadidetect din niya na yung website na ito. Ha? Tapos ayon sa website na the best binary option brokers o tbbob.com, isang website na naglilista at nagbababala sa iba't ibang financial scam, ang Bitcoin lifestyle ay talagang scam. So wag po kayong maniniwala dyan. Eto pa, alalagot, pangatlo. Ito, napapanahon. Maraming mga nagkiklaim na merong mga immunity booster para labanan ng COVID-19. Maraming mga advertisement, mga scam na maituturing. Merong mga produkto na kung ano, ayokong banggitin dito ang mga nasaliksik ko. Baka mabili nyo pa eh. Basta ang sinasabi ng food and drug, dapat aprobado nila at may silang DTI ang kanilang poster. Yung lahat ng mga sinasabi tungkol sa booster para sa immune system natin, bago pa man madagdagan ang kanilang mga sale, sinasabi na ng Food and Drug Administration na hindi dapat paniwalaan ang lahat ng ito. Ayokong banggitin yung mga produkto, baka sumikat pa kayo, peke nga eh. Maraming produkto nagkaroon ng claim na sila ay mabisang panlaban sa COVID-19. Mayroon daw mabisang immunity booster. Ilan dito yung kung ano-ano mga gluta. Meron pa nagsasabing King Herbal kami. Hindi kami corona lang. May mga ganun pa sila eh, no? Bilang consumers po, dapat maging maingat tayo sa mga produktong binibili, lalo na yung
mga taong nagkakaroon na ng hysteria sa pandemic na ito, baka sila ay maloko. I-consume nila to pagkatapos, hindi pala sa kanila pwede. Lalo, hindi kayo natigok sa pandemya. Natigok kayo sa mga peking gamot. Sa paalala ni FDA Director General Rolando Domingo, no? Wala pang bakuna o specific na gamot laban sa COVID-19. Ito ang inuulit-ulit ng FDA at ng World Health Organization o WHO sa publiko. Kaya dapat lamang na maging matalino tayo sa pagsunod sa mga abiso ng DOH at WHO para maiwasan ang lalo pang pagkalat ng COVID o lalo pang pagkalat ng fake news. Kung may nararamdaman ka mong sumasanim sa inyong masamang spirito, kung meron kayong panaginip na kahilahilakbot at hindi niyo masagot, kung kayo nakatanong ng UFO, kung inaalala ninyo o inaakalang may duwende o maligno sa bahay niyo, sa aming Facebook page, facebook.com/kasindak, pwede niyong itanong, pwede kayong mag-iwan ng kwentong nakasisindak, nakakaranasan ninyo nakasisindak, at ilalathala po namin dito yan. facebook.com/kasindak. Hindi ba nagre-reklamo rin yung mga listeners na malakas yung ano? Okay lang ba yung malakas ba yung ano natin? Okay lang ba yung bed music ko? O masyadong malakas? Okay lang? Tama lang? Yan. Okay lang. Oh, kasi yan, nakakatakot eh. Alam niyo po, meron tayong isang kaibigan dito na nagbigay sa atin ng awit, no? Si Patrick Basmayor Kadyanda. Gusto kong sabihin sa iyo, maraming salamat sa iyo. Ina-appreciate ko na nag-abala ka talagang ipadala ito dahil alam mo magbabalik na kami. Sasabihin ko rin sa iyo na napakahusay ng iyong areglo at isi-share ko muna sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ang sabi ni Patrick, inspiration ko po kayo dyan, kaya po ginawa ko ang kanta na pinangamagatang may nagmamasid. Alam mo, ito rin yung titulo ng programa namin sa Radio Magazine, May Nagmamasid. At yung kantang inawit namin doon ay yun din. Ginawa ko yung titik, ang himig naman ay nilikha ng guro natin na si Adam Reyes. Pero ito ibang klaseng may nagmamasid to kasi mausay yung pagkakarap. So, pakinggan ho muna natin ang awit na padala, regalo sa ating lahat ni Patrick Basmayor Kadyanda. Mula sa sinakurang pa nunulat sa akin at tuklasan ako'y nagulat. Mga matang nakatingin sa ating lahat, katawang payat, utak na mabigat. Ano nga ba ang puto o mga nagliliparang pla? Ito sa sinaunang siglo, itinuring ng Diyos ng mga tao. Uri ng kalino, kaalamang moderno, ituturo ba nila kaya sila dumalo sa mundo? Sa ang tungkol na bituin sila, galing bakit biglaan na kanilang pagdating sa kain ng malala? Laking metal na ibon para ba ibahagi sa atin ang talino? Sila ay meron o para lumawak pa ang talino sa susunod na taon? Naguluhan ba ang dala nila? Mukhang hindi ganun, nandyan lang sila sa paligid nagmamasid. Dahil ang tunay na kalayaan, sila ba ang maghahatid? May nagmamasid, may nagmamasid sa ating paligid. Hindi lang tayo ang sentro ng mundo, may iba pang nilalang nabubuhay sa mundo. Hindi lang ito at ako babalik sila, tulad na pinangako nila. May nagmamasid, may nagmamasid sa akin nakatitig mga mata nila. Sa atin nakapuntarya, pantay sarado tayo sa kanila. Sila'y naghahanda para sa atin muli magpakita. Tunay na kwento na di alam ng iba, mga anghel na pinagsaksalupa sa tao. Nag-iwan ng pula ang tingin ng gumawa ay masama. Kaya ba nagkaroon na malawakang pagbaha sa pagitan ng tao? Iganting sila ay naging masama, sa kanila'y nagmasid. Ang plano ay di natuwid, lingit sa iba.
ang istorya na dala mula sa lumang tipan. Meron bang ibang librong pinanghubutan? Ba't di natin siya sa tinang nakaraan? Isang tabi muna natin ang kinabukasan. Kaya ba ayaw balikan? Kinukontra ng simbahan, ayaw nila magbago ang paniniwala ng karamihan. Paano kung hindi talaga tayo nag-iisa sa kalawakan? Sabi yung planeta may iba pang naninirahan. Sila lang ay nagmamasip. Paano kung sila mismo sa atin tumawid? Paniniwalang pangrelyo tuloy ang mapapanood. May nagmamasid, may nagmamasid sa ating paligid. Hindi lang kayo ang sentro ng mundo, may iba pang nilalang nabubuhay sa mundo. Hindi lang ikaw at ako, babalik sila tulad na pinangako nila. May nagmamasid, may nagmamasid sa atin nakatitig mga mata nila. Sa atin nakapuntariyaman ay sarado tayo sa kanila. Sila'y naghahanda para sa atin muli magpakita. Ganito ang ating kaisipan, mga katanungan. Mahirap ang kasagutan, mga natatagpo ang labi na hindi tauhong laman. Higa timpali para ng mga mayan. Bakit nila ginawa ito? Kulang ba ito na uminog sa mundo? Ano ang nasaksihan nito? Sinaunang tao, kuweba ginawang kwaderno ang ginuhit. Mga nagliliparan sa langit, pero na tayo ngayon sa kanila'y sumilip. Galawakan lang natin ang pag-aaral. Ang ugali ay hindi aasal. Makukuha natin ang tamang dasal kung magkakaisa lang ang mamamayan. Ang tunay na langit atin na makakamtang. Mga nagmamasid sa ating sisidlan, ating matatagpo ang bula. Ang simbahan maglalaho sa larangan. Hinasamahan mahuhumaran dahil lang tunay na alayaan. Nasa sinaunang mamamayan umaas ang Diyos na saksihan. Sila ay babalikan. May nagmamasid, may nagmamasid sa ating paligid. Hindi lang tayo ang sentro ng mundo, may iba pang nilalang nabubuhay sa mundo. Hindi lang ikaw at ako, babalik sila tulad na pinangako nila. May nagmamasid, may nagmamasid sa atin nakatitig mga mata nila. Sa atin nakapuntariyaman ay sarado tayo sa kanila. Sila'y naghahanda para sa atin muli magpakita. May nagmamasid, may nagmamasid sa ating paligid. Hindi lang tayo ang sentro ng mundo, may iba pang nilalang nabubuhay sa mundo. Hindi lang ikaw at ako, babalik sila tulad na pinangako nila. May nagmamasid, may nagmamasid sa atin nakatitig mga mata nila. Sa atin nakapuntariyaman ay sarado tayo sa kanila. Pakinggan po muna natin ang Science News na ihatid sa atin ni Derek Hatso. Narito na ang Science News ngayong gabi. Isang lalaki sa Brazil ang nagreklamo sa kanyang doktor dahil palagi niyang iniinda ang sakit sa kanyang likuran. Ang 38-anyos na lalaki ay nakitaan ng kakaibang kondisyon. Hindi lang kasi dalawa, kundi tatlo ang kanyang kidney o bato sa katawan. Naibalita rin ito sa The New England Journal of Medicine o NEJM noong mga nakaraang araw. Sa pamamagitan ng CT scan sa pasyente, ginawa ito sa Hospital do Rim sa Sao Paulo, Brazil, at nadiskubre nga ng mga health expert ang kanyang kondisyon. Very rare condition ito ha, at mamaya po ay i-upload namin sa aming Facebook page ang CT scan photo ng pasyenteng ito. May kita sa larawan na nagkaroon ng herniated o slip disc ang pasyente. Isa itong kondisyon sa lower back kung saan hindi nga nagkakapantay-pantay ang spinal vertebrae ng pasyente. Dahilan para madaling mangalay o sumakit ang kanyang likuran. Samantala, sa isang pahayag ng Department of Education, maaaring magsimula ang school year ng mga estudyante sa August. Sa susunod na linggo nga, magsisimula na rin daw pumasok sa eskwelahan ng mga estudyante sa Australia, France, Germany at Denmark. Paano naman kung lalong dumami pa nga ang kumpirmadong kaso ng novel coronavirus o COVID-19 kapag nagdagsaan uli ang tao at kahit tapos na ang enhanced community quarantine sa bansa? Ito ang hindi pa masasagot ng mga eksperto sa ngayon dahil patuloy ang pag-aaral ng mga siyentipiko
para maintindihan ang epekto ng COVID-19 sa mga bata. Maliit lamang na porsyento ng mga pasyenteng may COVID ang mga batang hindi bababa sa 18 years old o less than 2% ang infected na bata sa China, Italy at USA. Iba-iba ang opinion ng mga researchers kung talaga bang mabilis mahawa ang mga bata ng COVID-19. Sabi ni Alasdair Munro, Pediatric Infectious Diseases Researcher sa University Hospital Southampton, United Kingdom, children are lower at risk. They are not responsible for the majority of transmission and the data support opening schools. May mga kumukontra din sa pagbabalik ng mga estudyante physically sa kanilang classroom. Kaya daw kasi kaunti ang batang apektado ay dahil wala sila gaanong exposure sa virus. Hindi katulad ng mga matatanda na lumalabas ngayong enhanced community quarantine, for example dito sa Metro Manila, para mamili nga sila ng basic necessities, mag-grocery, pumunta sa bangko, etc. At hindi naman din dumadaan sa COVID-19 testing ang mga batang ito dahil wala nga silang symptoms. I do not see any strong biological or epidemiological reason to believe that children don't get as infected. Sinabi ni Gary Wong, researcher in pediatric respiratory medicine sa Chinese University of Hong Kong. As long as there is community transmission in the adult population, reopening of schools will likely facilitate transmission, as respiratory viruses are known to circulate in schools and daycares. Sabi pa nga niya, mas maganda daw po na mayroong good surveillance at testing system ang mga eskwelahan bago nga ito magbukas. Alam niyo, nakakasindak, no? Kasi kung iisipin, itong mga children na ito, they're driving the spread of the virus at posibleng ang mag-spike in the next few weeks lang ang mga bansang nabanggit ko kanina dahil nga balik eskwela sila. Sa mga pag-aaral sa South Korea, sa Italy at sa Iceland, kung saan malaki ang kaso ng COVID-19, naobserbahan nilang maliit lamang ang kaso ng virus sa mga bata. Sinabi rin ng China na may lower risk ang bata sa impeksyon. At noong April 29, sa analyzed data sa Hunan, China, ng mga researchers, sinasabi na sa bawat infected na bata na nasa edad 15 years old bababa, aabot lamang sa 3 ang infected. Kung 15 years old naman pataas, sinasuggest ng mga eksperto na posibleng similar sa infection ng adult ang mangyari. Si Kirsty Short, isang virologist sa University of Queensland sa Brisbane, Australia, nagsagawa naman siya ng meta-analysis sa ilang pasyente dyan sa Singapore. At napag-alaman niya nga niya na ang bata ang pinaka-less ang chance na ma-impeksyon. Ganito rin ang nangyari noong outbreak sa H5N1 avian influenza. Nasa 50% household noon at kaunti lang ang batang na-impeksyon. Ang pagbubukas ng mga paaralan sa isang bansa ay hindi batayan para sabihing mag-back to normal na ang tao. Posibleng magkaroon pa ng maraming pagbabago, restrictions, gaya ng pag-close ng playground o di kaya ang social distancing sa isang classroom kung saan magkakahiwa-hiwalay ang upuan at lamesa ng mga estudyante para mabawasan at maiwasan ang pagkahawa o transmission ng virus. Sa London at New York, agree nga ang ilang researchers na mas nalalabanan ng immune system ng mga bata ang COVID-19 kesa sa mga matatanda. Majority ng infected children sa UK at US ay merong mild symptoms o no symptoms at all, yung asymptomatic. Ang iba naman ay lubhang nagkakasakit hanggang sa mamatay. Sa isa namang teorya kung bakit karamihan sa mga bata ay may milder symptoms, dahil ang mga baga o yung lungs nila ay kaunti lamang daw ang ACE2 receptors. Ito yung protein kung saan ang COVID-19 virus, ito yung pinupunteriya para makapasok nga sa cells. Patuloy pa ang pagsusuri ng mga sample sa bata para malaman ang cause and effect nito. Sabi pa ng eksperto, hindi dapat baliwalain ng mga magulang ang COVID-19 dahil kahit less risk ang dating nito sa mga bata, may posibilidad pa rin na maimpeksyon ng mga bata lalo na kung mahina ang immune system ng mga ito. Nagkaroon na ba kayo ng masamang panaginip tungkol sa pandemic na COVID-19? Ipinaliwanag ng mga siyentipiko kung bakit.
Marami kasi ang nagsasabing nagkakaroon sila ng vivid dreams at nailalarawan nila sa kanilang blog o social media accounts ang kanilang karanasan. Una sa lahat, normal lang po na magkaroon tayo ng panaginip na nakakatakot o di kaya yung confusing o nakaka-stress. Bahagi ito ng ating kamalayan na posibleng makatulong nga talaga sa ating waking life. Ang isang adult ay kinakailangang matulog for 7 to 9 hours para ma-maintain ang optimal health and well-being. At kapag tulog tayo, dumaraan tayo sa iba't ibang sleep stages na ating na-discuss na nga noong mga nakaraan pang episode dati pa sa Kasindak-Sindak. Ito yung tinatawag na light and deep sleep, yung rapid eye movement o REM sleep, kung saan sa stage na ito ay gumagalaw ng mabilis ang ating mata at dito tayo nakakaranas ng panaginip. Ang REM sleep ang responsable kung bakit tayo nagkakaroon ng emotive o ng visual dreams. Dahil din sa REM sleep, nagiging basehan ito ng ating mood, ng performance, at cognitive functioning. Sabi nga natin noon, di ba Chonks, na ang ating panaginip ay nagiging defense mechanism natin para sa ating mental health? Mm-hmm. Dahil ito ang nagbibigay sa atin ng oportunidad para ma-workout natin yung takot at makita natin sa ating pagtulog kung paano natin nahahandle ang stressful life events o yung stressful real-life events na tinatawag. Kaya nga itong COVID-19 talagang may impact ito sa ating katinoan. Positive effect, meron ding negative effect kung saan nagkakaroon tayo ng anxieties. Kung ano ang ginawa natin bago tayo matulog at hindi tayo relaxed, posibleng makitaan ng vivid and emotional dreams ang ating panaginip during REM sleep. Sinasabi rin na mas mababa daw kasi o mas mahaba daw kasi ang tulog ng isang tao at lesser ang activities dahil lagi lang tayong nasa bahay. Basahin ko po ang isang statement ni Deirdre Barrett, isang Harvard Dream Researcher at isang author. Dreaming can help us to cope mentally with our waking situation as well as simply reflect realities and concerns. In this time of heightened alert and changing social norms, our brains have much more to process during sleep and during the dreaming time. More stressful dream content is to be expected if we feel anxious or stressed in relation to the pandemic or our working or family situations. Hence, more reports of dreams containing fear, embarrassment, social taboos, occupational stress, grief and loss, unreachable family, as well as more literal dreams around contamination or disease are being recorded. Kaya nga po, nananaginip ang tao e para maproseso nga nito ang emotional demands na maaring maranasan natin sa waking life. At dahil sa panaginip, nakakaranas tayo ng pag-alala sa nakaraan, pag-solve ng problema, yung pag-adjust, pag-adapt, o pagkatuto sa isang bagay o mithiin. Magagawa natin ito tuwing REM sleep at doon nga nagsasama-sama ang neural connections sa ating utak. Sasagutin din natin ang tanong ni Yahiko. Yahiko. Sabi niya, may mga napanood na kami na previous episodes ninyo tungkol kina Ninoy Aquino, Joman Season at Ferdinand Marcos sa YouTube. Curious po ako sa secret society na nais kumontrol sa mundo kasama na ang pagkontrol sa ating bansa. Gusto ko pong madagdagan ang aking kaalaman tungkol sa kanila, lalo na yung binabanggit ninyong komite na aktibo sa ating bansa na related sa Illuminati. Sir Benji, mas bigyan niyo ako ng maraming idea. Gusto ko pong maunawaan. Salamat po. Okay. Yahi, ganito yan, no? Alam ko na ang binabanggit mo tungkol kay Joma Jose Maria Sison na nagtatag ng Communist Party of the Philippines, Ninoy, dating Senador Benigno Aquino, at yung pinaksaan natin na si Joma ang nagplano kung paanong pasasabugin ang Plaza Miranda habang may rally ang Liberal Party na kasama si Ninoy noon. Panahon kasi ng eleksyon at nais ni Joma
na pag-awayin ang Nacionalista Party at ang Liberal Party. Ang Nacionalista naman kasi kinasasapian ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Walang kinalaman dito ang secret society. Talagang ito'y strategy ni Joma na kapag nagalit ang mga tao at napagbintangan si Marcos, marami ang aaklas sa kanyang rehime. At natupad ang gusto ni Joma, sumibol ang first quarter storm at marami ang estudyante na sumapi sa komunismo. Pero ang masaklap na katotohanan po, alam ni Ninoy ang balak ni Joma at hindi sumipot si Ninoy nung pasasabugin ng Plaza Miranda dahil may rally sana sila doon. Dumating na lang siya pagkatapos na sumabog ang dalawang granada. Ito ay isinulat na sa aklat ni retired Brigadier General Victor Corpus na The Silent War. Sa aming kwentuhan palagi ni retired General Corpus, sinabi niya sa akin na naroroon siya noong pinaplano ang pagpapasabog sa Plaza Miranda, pero hindi siya kasama doon sa grupo na nag-uusap. Naroon lang siya sa Isabela yun. At ang isang kasama niya nga na si Danny Cordero, umamin itong taong ito na siya ang inutusan ni Joma na maghagis ng granada sa Plaza Miranda. Ito yung nakasisindak po. Noong umamin si Ginoong Cordero na siya ay inutusan ni Joma, merong plenum noon ang Communist Party, CPP-NPA. Aba, agad-agad silang gumawa ng kangaroo court at walang katuwirang binaril at napatay si Cordero sa harap ni General Victor Corpus sa Isabela. Yon, yun ang dahilan kung bakit si General Corpus ay nawala na lang gana na itaguyod ang komunista. Masasabi nating vindicated si Marcos sa usapin ng Plaza Miranda bombing dahil komunista talaga ang nagplano at alam iyon ni Ninoy. Ngayon, yung sinasabi ni Yahi na secret society na Illuminati, sanga-sanga kasi ang organisasyon nito eh. Isa sa mga sinasabi mong committee rito, yung Committee of 300, isang dating pangulo natin ang miyembro nito. Pero siyempre hindi siya aamin, kaya nga secret society. Puro pa ilalim ang gawain ng mga yan. Ang Committee of 300, pinamumunuan ni Queen Elizabeth, pero hindi rin siya aamin. Secret society nga eh. Ang pamilya nila Queen Elizabeth ay dati nang nagdinegosyo ng opium, na kaya naging talamak ang droga noong 18th century. Isa yan sa mga nagpayaman sa kanila. Pero mahabang paksa yan, sa susunod na pagkakataon, tatalakayin natin yung ugnayan ng malalakas at malalaking leader sa mga bansa na may kinalalaman sa mga binabanggit nating secret society sa susunod na pagkakataon. Sana'y nalinawan po si Yahi sa kanyang nais malaman. Ito naman, Res, ay tinatanong sa atin ni Sis V. Jen. Sir, what is, sabi niya, the proper term for imaginative mind? Yun ho bang pag nakatitig ka sa isang lugar, parang nabubuo ang nabubuo yung isang mukha? Ah, teka, imaginative mind? Pasasagutin ko dyan ang guro natin na si Adam Reyes para mas malinaw. Hello, V. Yung term that you're asking for about yung imaginative mind, no? Basically, this is a standard function of the human brain. Yung human brain is capable of discerning or detecting patterns that occur naturally in the environment. Part ito ng survival instinct ng tao, kaya naka-hotwire na ito dun sa brain natin. This ability basically to recognize patterns, particularly in the environment, especially faces, is known as yung kung tawagin natin, pareidolia. Ngayon, technically, your ability to detect pareidolia is something which is normally completely part of who you are. So, lahat ng tao meron yan. Ngayon, yung term na yan, it's not exactly something I would call imaginative kasi it's part of your natural survival instinct. Pero, pwedeng gamitin yung kapasidad na makadetect kagad ng pareidolia for something creative. Normally, artists and painters
for a very long time have actually been using this stick. Some of them would create optical illusions. Some of them would actually hide messages in their paintings using this method. So you could actually channel this capacity for creative purposes. Or another part of life na pwedeng paggamitin ito is yung kung tawagin sa film industry, especially sa mga horror movies, yung ability nung tao na makadetect ng mga patterns subliminally has also been used in horror movies. Kaya kung minsan nakafocus yung camera dun sa isang bida or yung character, tapos biglang papasukan nila sa background ng something sinister, this will actually trigger a subconscious reaction na mas matakot yung tao, and it will even have a doubly creepy effect kasi hindi siya lantaran eh, kumbaga nandun siya sa background, so this will frighten the audience even more. So technically maraming pwedeng paggamitan itong ability to detect faces and patterns in the environment. Maraming salamat sa iyo, sa guru namin na si Adam Reyes. Thank you so much. At meron pang tanong dito, Adam, na kailangan masagot mo ito. Sabi ni Dexter Arboleda Datul. Dexter Arboleda Datul. Ano ang kaugnayan ng Muslim at Christian? Meron ba sa Biblia? Bakit po hati sa dalawa ang religion? Ano talaga ang nauna, Muslim o Kristiyano? At si Allah o si Amo o nung wala pa si Jesus, sino ang sinasamba ng Kristiyano? Si Yahweh ba? Jehovah? Iba-ibang pangalan ng Diyos, iba-ibang tawag ng tao, Yahweh, Jesus, Jehovah, Amba, Allah. Yan ba ang layunin ni Satanas na tayo linlangin at nang hindi natin agad malaman kung ano ang tunay na reliyon? Pwede ho bang masagot? Wala nang ibang dapat sumagot ng tanong na ito kundi ang ating guro na si Adam Reyes, ha? Dexter, ito ang kanyang sagot, ha? Hello, Dexter. Good evening. That's actually a very good question. Ganito yan, ha? Ang Christianity at saka Islam both came from Judaism. Actually, kung tutusin, mas nauna ang Islam kesa si Christianity by about 400 years. Yung pagkakaroon ng iba-ibang religion, hindi ito plano ni Satanas. Yung freedom of religion, yung pagkakaroon ng iba't ibang religion, it's not a competition kung sino ang mas tama, sino ang mas nauna, kundi they are all talking about the same being, the same entity, the same idea. The thing about religion, Dexter, na dapat matandaan ng lahat ng tao, religion is not a mandatory belief. Religion is a choice. You can actually choose what religion you want to adhere to. Ang mahalaga dyan is ang pipiliin mong relihiyon, eh yun yung sang-ayon dun sa pagkatao mo, hindi yung dahil napilitan ka lang. I believe what is important here is not to determine which religion is better or worse than the other. The question we should be asking ourselves, Dexter, no, is how can I become a better person? You can be a good person regardless of what religion you believe in. Napakatalino talaga ng guro kong ito. Kaya handami namin natutunan dyan eh. Mag-uusap kami niyan 24 hours. Walang patid anything under the sun. Napag-uusapan namin yan noong mga panahong kami po ay lagi pang magkasama. Thank you, Adam. Hindi ka pa tapos. May tanong din kasi dito si Lime Selabas. Sabi ni Lime, ang tanong ko, safe ba na mag past life regression kahit walang professional na gumagawa nito sa tabi mo? Yung regression, di ba alamin mo yung buhay mo nung nakaraan? Tinatanong ni Lime Selabas, safe daw ba ito? Sagutin niya ni Adam. Hello to our mystery caller or texter. Kung ang tanong mo is pwede bang maging paranormal investigator ang isang atheist? Hello, Lime. Good evening. Ang past life regression kasi ay isang uri ng hypnosis na kung tawagin. Ngayon, yung pagpasok sa hypnosis ay napakadelikado. Especially if you're doing this for the first time. Ngayon, kapag nagkamali kasi ng pasok sa hypnosis, there are some cases where pagkagising mo,
is hindi ka completely awake, hindi ka rin completely tulog, kung minsan nagkakaroon siya ng adverse reaction. So, lalong-lalo na kung past life regression ang pinag-uusapan, mahaba-habang proseso ito. So, it is not advisable. It could actually cause neurological damage. Eto naman, ayaw niya magpakilala. Hi, Sir Chonky Benz at Ma'am Dea. Huwag niyo po akong banggitin. Parang nagkakaroon ako ng interest sa atheism. Napakaraming dahilan at napakaraming tanong na nabubuo sa isip ko. Magandang programa ninyo, lalong lumalawak ang pag-isip ko. Ang dami kong natututunan, ang dami mga tanong na naglalaro sa isip ko. I love your program. Ang tanong ko ngayon, Sir Benji, pwede bang maging paranormal investigator ang isang atheist? Aba, eh, pwede naman. Pakinggan natin si Sir Adam, ha? Hello to our mystery caller or texter. Kung ang tanong mo is pwede bang maging paranormal investigator ang isang atheist, definitely. Actually, dito sa V2 Project, we have members who literally are hardcore atheists. Some of them are actually Satanists. Some of them are very devout Catholics. In the V2 Project, hindi mahalaga ang religion. Kasi kahit ano pang religion yan, all of us can work together to make this world a better place. So, kami sa V2, kahit ano pang religion, we respect each other and we use our knowledge of our beliefs to help one another to investigate the paranormal. Thank you so much kay Adam Reyes at sana magkita-kita tayo. Sana matapos na itong pag-atake ng COVID, hindi tayo makapag-session man lang dyan, you know? Sa puntong ito, gusto ko munang, kasi marami na po talaga yung nag-ano sa atin, nagpaparamdam at gusto kong isa-isa silang batiin dahil lahat po sila ay nakikinig ngayon at nanonood man kung sakali yung iba, no? Marami. Bill Pascual, Rosemary Salabay. Sige, hindi ko muna ginamit kasi gusto ko maiba ng konti eh. Pero la 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 la. Boom. Di ba gano'n ang gusto niyo marinig? sa susunod, sabi ni Jonathan, ba't ang bilis naman? Oh, teka muna sandali. Ang bilis. Sa anana ko. Sabi ni, bakit gano'n? Res, ang bilis ng ano? Palit. Yan. Arvin Razonable Rojo. Tama ako, Muslim nga. Oper Gratil, Sir Benji, pakitopic ang sinabi ni Bill Gates. Kasi, ba't tumatakbo-takbo? Galaw ng galaw ang laptop ko. Anong nangyari dito? Anyway, yung binabanggit mo siguro dito, yung sinabi ni Bill Gates noong 2015 na hindi nakahanda ang mundo, hindi binibigyan ng tamang orientation ang lahat ng epidemiology para sa nalabanan natin ang virus, at sinasabi niya na noong 2013, nagkaroon daw tayo ng parang simulation war, virus versus human, natalo ang human, at gusto ni Bill Gates sana maghanda tayo, pero huli na ang lahat. Wala nakinig sa kanya. Ang nakapagtataka lang nung nagpapaliwanag si Bill Gates tungkol sa isang virus na paparating, bakit mukhang corona yung picture na ipinapakita niya. Anyway, si Bill Gates din ang nagbigay ng pag-asa po sa atin dahil last month sinabi niya na by the end of 2021, siya nagsabi nito, by the end of 2021, sinisiguro niya na effective ang bakuna na matutuklasan ng tao. Yun ang matagal niya ng gusto. May pera sila, handa silang tumulong, pero hindi kaagad-agad nagkaroon ng pagkakaisa ang mga nasa science world. Ngayon, sabi niya, Johnson & Johnson daw yung isa sa mga masusing nag-aaral ngayon kung ano yung bakuna na pwedeng gamitin. Si Genesis Calupas Calliope, nawala na naman. No?
Anong nangyayari? Bakit tumatalon to? Anyway, Kim Biado, kasi babasahin ko na nga lang yung mga pangalan kasi tumatalon yung laptop eh. Di ba? Ba't kaya tumatalon ito? Jefferson Alejo, pabati daw siya. Ralph Cruz, grabe, ang daming nagtitext. Sabi ni Adam, thank you Benji and Dea. Lana, tumakbo na naman. Tommy Hurt, Michael Christian Gimi Masaho, Ruel Estrosa, oh si Ruel, si Neil Justin Sereno, Raymond Reyes, Anot Halili, Macario Candelaria, Jonathan Barones, Marlon Salonga, Winston Balatibat, Mary Ann Villanueva, Javier, James Victor Tesorero Danlag, Angelo Castillo, Alvin Dinglasan Taburnal, Dave Morin Garcia, Bill Pascual, John Lab Largo, tapos si James Love Dorial, Marion Candaba, Sherwin Pantoja, Patrick Villasista, Ednalyn Furio, Kim Biado, Warley Crisostomo, Robert Di Guzman, Pagaspas, Marlon Candaba, Jaisel Vic Molina, Rigor Mortis, si Hopia Napula, naalala ko to, si Hopia Napula, si Harold De La Cruz, Kevin, oy si Kevin Gonzalez, kumusta ka na Kevin? Ah, tagal natin hindi nagkakahuntahan, Darwin Toscano, Jason Cortez, Ralph Cruz, Jerwin Ore, Hola, Jonathan Berones, Lino De Luna, Raymond Reyes, G.O.M., Marlon Casid, Neil Serrano, pwede na ba ako magbasa? Hindi na tumatalon eh. Jens Benaventura, di po ba part ng sinasabi na billionaire's agenda yung depopulation? Well, yung depopulation na gusto ng mga nasa Illuminati noon, unahing ubusin ang black race, tapos ang LGBT community, eventually baka yung brown race, dinadamay na rin nila. Pero hindi naman sila na nagtatagumpay talaga, di ba? Mas maraming tao ang iba ang kulay kaysa sa kulay nila. So ibig sabihin, mas nananaig pa rin yung pamamayagpag natin. Sabi ni Carla Isol Minor, pabati po, binabati kita, Nevi, I. Francis, I.C. Buena Obra, Vance Arias, Miguel Kahustin, Jerome da Lubatan, Anthony Bernal, Rene Bert Alferes, Jared Dehenes, Jeans Benaventura, Ronnie Andrade, and Ednalyn Furio. Good evening, I'm listening. Gerson Bergantinius, Axel Witz. Ang hirap pag wala. Christian Bolo, Noel Dese, Michael Mignon, Jodeline Absede, Nebi Esco, Miguelito Matnog, sino pa ba yan? Talon ng talon. Mark Joseph, Nami, si Nami, yan. Ano, sino pa ba? May mga tanong sila. Tinatin ba kami mga tanong dito? Sana po magtuloy. Sana po. Sino yung nagsabing sana magtuloy-tuloy? Tutuloy-tuloy namin to. Ex-Batalyon, Jason Cortez, Alvin Dinglasan. Magtuloy-tuloy na ang programa kasi sindak-sindak. Tutuloy-tuloy po natin to kasi gusto ko na rin kayo makasama. Nahasabik na rin ako. Tristan Carl Miralles. Saturday ba ulit kayo? Opo, from 7 PM to 8:30 ang programa natin dito sa Radyo Pilipinas 738 Radyo Pilipinas. Edward Andres, pa-shout, we're listening. Randy Vicentino, pa-shout. Sherilyn Balayo, Esser Pau, John Benedict, Franz Oren,
Reniel Alcuber, Jason Cortez, sila June Echo Sierra. Pabati ang mga frontliners ng Task Force Lacson sa QCP Bobong Diesel. Lahat ng frontliner, mahal namin kayo. Darwin Aportadera, more power sa programa ninyong kasindak-sindak. Salamat, Darwin. Lino De Luna, Christian Bolo, sino pa ba? Jonathan Berones, sa wakas meron na ulit akong inaabangan sa Saturday. Dati Sunday kayo sa Radio 5. Opo. Hanggang ngayon, sinasabihin ako ng mga reporter sa ano, sa 92.3 na bumalik na raw ako doon dahil hinahanap nyo kami doon. Saka na lang po pag wala na kami sa gobyerno. Drian de las Alas, AJ Ortega, Sherwin Retardo. Hindi po kami gabi-gabi, Sir Sherwin. Kami po ay tuwing Sabado lang ng gabi, 7 to 8.30. Ray John Picard. Sana magtuloy-tuloy na kayo. Opo, tuloy-tuloy na po. 1.5 hours daw bitin, sabi ni Jerick Yuson. De, sige, gawin natin 2 hours. kung hindi mahirapan si Res magsulat ng script. Pabati daw si Raymond Prado, sabi ni Anthony Bernal. Sabi ni Shani Aureliano, welcome back. Thank you, Shani. Sabi ni Rusilo Rakiters, pa-shout naman. Vance Arias, may kinalaman kaya ang Illuminati sa COVID-19? Sa ngayon, ayaw talagang maniwala ng scientific world na ito ay man-made. Ito po ay hindi raw sa laboratory nang galing. Napakadami po naming sinaliksik eh. Apat na iba't ibang mga kaisipan, puro science, sinasabi talaga na nag-evolve talaga ang virus na to. Para bang ano, gusto nilang tumira sa katawan natin pero ang lakas ng antibody natin, magpalakas din muna sila. Pagpasok nila sa atin, talo tayo. So kinakailangan magpalakas din tayo ng katawan para matalo sila. Iver Vaheta, may horoscope? Meron po. Maya-maya, relax lang po kayo. Naghahadla pa si Miss Dericacho. Sabi ni Castro, salamat at bumalik ang inyong programa. Thank you. Ang apelido ni Castro parang Chinese, oh. O Japanese, ano. Jomari Eklar, pa-shout naman. Kevin Hagonoy. Uy, Kevin. Ang tagal natin hindi nagkausap-usap, Kevin, ha? Si Bill Pascual, search niyo yung Rosemary's Lullaby. Na-miss ko, nami-miss niya nga eh. Titingnan natin. Kasi po, gusto ko pang mga original yung mga kantang gagamitin ngayon. Kasi para pag nag-upload na kami sa YouTube, hindi kayo mahaharang kasi pagka hindi ho kami kumuha ng lisensya sa mga hindi namin sariling kanta at hindi namin sariling likha ng mga musika. Eh baka ho, maharang-harang din tayo sa YouTube, sayang lang. At least sarili namin mga kata. Maraming ginawa si Adam Reyes na kantang nirigalo sa atin. Maraming ginawa ang Plitoro na kanta para sa atin. Kaya meron po tayong mga gamit. Si Jinky, sino ito? Jinky Sausa. Good timing daw wala. si Apyok, Ryan Perez, AG Young Acuña, Ratchmond, Kim, ba't tumatalon-talon na naman to? Ano nangyari na naman dito? Alferez family nakikinig, si Annika, Rain, Alicia, Renee, at ang wife ko na si Apple. Si Rosilo pala, nasa UAE ngayon. Thank you sa inyo dyan, sa lahat ng mga nasa United Arab Emirates. Tapos, sabi ni John Aquino, topic natin yung Agarta. Saan pa ba? Gilbert Dacena, ubusan daw ng data. Anong ibig sabihin niya na ubusan ng data? Si Joe Donaire, sa Davao del Sur. Thank you. Sino pa ito? Sir, thanks to all. I am a supporter of Kasindak-Sindak. Alvin Ding Lasan Taburnal. Si Albert Akitanya Mutok. Sana ma-post ang horoscope. Iyo, ipipost namin ang horoscope mamaya. Pero ipiplay muna natin yung ginawa ni Dea. Para hindi naman masaya yung pagpapagod niya. Talagang hinahanap nila lahat yung lala. No? Si Longlin Bormoso Belen, yes, nagbalik na kayo. Pa-shout naman. Tapos si Jessel Pepito, pa-shout. Charles Rivera, pa-shout. Mad Kalim, good evening mga kasindakers.
Talo ng talo na ito ah. Si Menmen Ponseca. Ano pa ba? Noel Dese. Sino niya? Kung saan-saan na tayo dinadala nito ah. Anyway, babalikan ko kayo mamaya lahat ng mga pakiayos nga ito, talo ng talo eh. Ito muna ho, pakinggan muna ho natin ang horoscope ni Miss Dea Ricacho para sa linggong ito. Narito na ang horoscope para sa linggong ito. Aries, March 21 hanggang April 19. Huwag agad-agad magdesisyon para lang maibigay ang gusto ng iba. Huwag magpalinlang. Mas makabubuti kung pag-iisipan muna ang mga hakbang. Habaan ng pasensya at gamitin ang isip para hindi magkamali. Mag-invest sa ikauunlad ng sarili at ikabubuti ng iyong kalusugan. May romantikong pagkakataong naghihintay sa linggong ito. Taurus, April 20 hanggang May 20. Gumawa ng mabuting bagay sa kapwa. Ang iyong kagandahang asal ang papawi sa hindi pagkakaintindihan. Kung may bibilhin, piliin ang quality, hindi ang quantity. Kung positibo ang pag-iisip, may mga nakaka-excite na bagay na hindi inaasahan. Maging bukas at makipagtulungan sa kapwa upang maibigan ka nila. Magtipid sa panahong ito. Gemini, May 21 hanggang June 20. Ingatan ang pananalita ng masasakit sa kapwa. Posibleng mamuo ang isang issue kung hindi iisiping mabuti ang kasunod na aksyon na iyong gagawin. Huwag mangako kung alam mong hindi mo kayang panindigan. Isang makeover of fitness routine ang pwedeng pagkaabalahan sa panahong ito. Maging totoo sa sarili. Bigyang oras ang pag-iibigan. May mga magagandang bagay na aasahan kung paplanuhan ito kasama ang espesyal na tao sa buhay. Cancer, June 21 hanggang July 22. Bawat ideya na maisip ay magiging kaaya-aya sa tahanan. Posibleng lumawak ang imahinasyon at magkaroon ng positivity kung magkakausap-usap kayong mag-anak. Huwag mag-overreact. Ibunton ang enerhiya sa isang bagay na kakaiba, pero may matututunan kang aral. Makisalamuha upang makakilala ng isang tao na tutulong sa paghasa ng iyong kakayanan at karanasan. Maibabalik ang swerte kung susuklian din ito ng mabuting asal. Kung handa ka sa lahat ng bagay, may iwasang makaranas ng pagkabigo. Leo, July 23 hanggang August 22. Huwag mo nang magreklamo. Unahin ang pag-organisa ng tahanan. Mag-focus, magtanong at halongkati ng katotohanan para bumuti sa trabaho. Kaaya-aya ang ideya tungkol sa pananalapi. May mga adjustments kang gagawin para makahinga-hinga ng maluwag. May romantikong pagsasamang magaganap kung magiging tapat sa kasama. Ang anumang business ventures o investment ay kailangang hawakang mabuti upang hindi maloko. Kung puro salita at walang aksyon, walang mangyayari. Virgo, August 23 hanggang September 22. Kontrolin ang nararamdaman. Ipakitang nauunawaan mo at naiintindihan mo ang kapwa. Magre-resulta sa maganda ang positibong outlook sa buhay. Mag-stick lang sa simpleng bagay. Huwag nang guluhin ang impormasyong nakala pa. Maging handa na gawin at tapusin lahat ang trabaho kung hindi ka sang-ayon sa naumpisahan ng iyong mga kasama. I-prioridad ang pag-aaral o magkaroon ng lifestyle change kung iibigin. Libra, September 23 hanggang October 22. Suriing mabuti ang nangyayari sa tahanan, lalo na kung may kinalaman sa kaperahan. Balikan ang mga na-invest o kung mayroon mang kautangan, alamin kung saan ka dapat lumugar. Umpisahang sumali sa mga physical activities, imbis na gumastos sa hindi naman kinakailangang bagay. Piliin ang kapayapaan at pagmamahalan kesa sa magtalo-talo. Kung magtitipid para sa kinabukasan, mas makatutulong ito para sa iyong long-term investment plan sa buhay. Ikonsidera ang pagkakaroon ng joint venture. Huwag mag-iwan ng anumang bakas ng pagkakamali sa gagawing mithiin.
masyayabong ang pagmamahalan sa linggong ito. Scorpio, October 23 hanggang November 21. Ano man ang gawing mabuti sa kapwa ay makatutulong sa sarili para makakuha ka ng respeto at suporta sa paligid. Tanggihan mo na ang tukso. Huwag hayaang malunod sa puro kasiyahan. Makipagkompromiso sa kapareha para walang gulong mamuo. Mag-relax, re-evaluate, at suriing mabuti ang nagawa para sa sarili nitong mga nakarang araw. Ikonsidera ang pagiging malusog ang pangangatawan at kaperahan. Sagittarius, November 22 hanggang December 21. May isang hahadlang sa iyong personal na relasyon kung ikaw ay magpapaniwala agad nang hindi iniimbestigahan ng issue. Huwag paniwalaan ang lahat ng naririnig. Tingnang mabuti ang lahat ng impormasyong nakalap. Kung ano man ang ginagawa mong mabuti sa kapwa ngayon, ay may patutunguhang maganda. May mga responsibilidad ka. Pakaingatan ang mga ito. Posibleng may pagkabigo ka na kakaharapin kung hahayaan mong mapunta sa iba ang responsibilidad na iyon. Maglaan ang panahon sa kapareha. Capricorn, December 22 hanggang January 19. Bigyang oras ang mga tao sa iyong paligid na sa tingin mo ay tapat at totoo sa iyo. Ang anumang pagbabago sa tahanan, kasiyahan kasama ang pamilya o espesyal na tao ay magpapayabong sa iyong buhay. Hayaan na ang karanasan mo ang gumabay sa iyo pagdating sa usapin sa emotional situations, kaibigan at mga bata. Walang masama kung nais mong umunawa, pero pwede mo ring subukang maging stricto sa ibang bagay. Huwag hayaan ang sarili na mag-donate sa isang bagay na kaunti lang ang iyong nalalaman sa nasabing organisasyon. Mag-usisa, huwag padalos-dalos sa matatanggap na offer. Aquarius, January 20 hanggang February 18. Matutong mabuhay at isa puso ang anumang natututunan. Pag-isipan kung ito na ba ang panahon para sa isang pagtitipon kasama ang pamilya o dating kaibigan. Huwag paniwalaan ang lahat ng sasabihin sa iyo ng iba. Ilagay sa ligtas na pamamaraan ang pera na makakalap. Walang masama sa pagsasaayos ng mga bagay sa tahanan. Pero alam mo sa sarili mong mas kakayanin mo muna mag-isa kesa makisalamuha sa mga kasama sa tahanan. May mamumuong romansa sa linggong ito. Bumuo ng ideya sa pamamagitan ng paggamit ng iyong malikhaing pag-iisip. Pisces, February 19 hanggang March 20. Maging makatotohanan at totoo sa sarili. Dahil kung hindi, posibleng dumating ang mga suliranin na susubok sa iyong lakas. Mag-focus sa positive change para makamit ang kalayaang minimithi. Isaayos sa mga papeles, maging proactive sa pakikitungo sa legal na usapin. Huwag magdalawang isip na humingi ng tulong sa isang eksperto. May mga bagay o tao sa paligid na nagbabalak na takutin ka para ipakita ang iyong kahinaan sa publiko. Ingatan ang mga sikretong naririnig. Huwag basta-basta magtiwala. Protektahan ang mga bagay na meron ka. Nakikinig ngayon si Christine Carrion. Christine, salamat ha. Hindi mo kami pinababayaan ni Dea. Thank you. At lahat ng mga kasama natin sa B2. Maraming salamat. Tinatanong ni si Bea Ralph Lindon at saka si Nikki. Bea Ralph Lindon at Nikki, anong pinagagagawa ninyo habang meron kayong quarantine sa inyong mga bahay? Paliwanag nyo yan. Si Jomar Alvarez, kung meron daw ba tayong live sa YouTube? Meron ba? Wala. YouTube? Live ba tayo sa YouTube? Wala po. Ah, meron daw? Ah, meron ba? Sa Radyo Pilipinas po. Meron po. Si Michael Tan, welcome back. Ang tagal niyong nawala. Pabati naman ako since 2012 listener niyo ako. Thank you so much, Michael Tan. Si Kenneth Allen naman, good evening, kasindak-sindak. Maraming salamat po sa inyong pagbabalik. Yo-ho! Salamat po. Thank you rin sa inyo, sa Allen family.
Ito na, si Rosilio Racketeers. Yan, nasa UAE nga sila. Lahat ng mga nakikinig dyan, salamat. Si Michael Aton, salamat at na-miss ko ang programa ninyo. Marami akong natutunan sa buhay, lalo na sa Mackinder Theory. Thank you so much. Ah, the theory of yung sinasabi nating Heartland. No? Si Halford Mackinder ang nag-isip nun. Nagkatotoo naman. Si Joe Haigas Hermosa, magandang gabi. Ang tanong ko lang tungkol sa bangungot. Sa bangungot po. Tungkol sa bangungot ang tanong niya, pero parang hindi ko na, puro tawa lang ang nakasunod. Si Arcelim, matagal kami taga-subaybay ng programa since 2011 sa ibang istasyon. Pwede ho bang itapik niyo ulit yung top 10 haunted schools? Naalala ko kasi na-topic niya noong 2013. Oo, tama. Yung 10 eskwelahan na kinatatakutan. At pabati naman si RC, si Din Lim ng Kawit, Cavite. Maraming salamat po. Hello, RC. Hello, Din Lim. Si Franza Oren. May mga pinadala siyang picture. Anong ibig sabihin? Picture. Hi lang daw. Hi. Tapos si Ernie Rocas, nagpapasalamat siya. Salamat din sa Ernie. Thank you din. Si Uymel Adaline, ang hirap ng signal ng AM radio nyo dito sa General Santos City po, Sir Benji. Paano natin matutulungan si Uymel? Kung mahirap ang signal, pwede ho bang sa ano kayo manood? Sa Facebook o kaya sa YouTube, no? Ganun po. Kung sino man ang kakilala ni Uymel, turuan natin siya kung paano makapanood sa atin. Ako rin ho, masyadong kabisado. Kita nyo, natataranta ako pag tumatakbo ang mga letra dito. Tinatawag ko pa si Res para alalayan ako. I'm now listening, sabi ni Carlos Sulit. Thank you, Carlo. Sabi ni Mar Roal. Uy, si Mar. Tagal na rin natin tagapakin ito. May sumisingit na Chinese song sa abandoned hospital sa Antipolo. Talaga? Taga Cabuyo, Laguna siya. Hindi ko alam kung saan ang galing yung Chinese song na yun. Baka may nagmumulto niya sa inyo. Sabi ni Rene Bert Alferez, malaking tawa. Malaking tawa. Tapos yung mga anak niya pinababati. Yan, si Annika, si Elisa, tsaka si Apple. Si Joe Marvin Dison, naka-tune in ako sa YouTube. Oh, pwede pala eh, no? Sa YouTube daw, naka-tune in siya. Thank you. Sabi ni Mike Salazar, siyempre kahit 4 a.m. present ako. Di naman 4 a.m. 7 na nga, sa maaga-aga na nga po ngayon eh. Sabi ni Ludibisi Lidrin, nakikinig ako, welcome back, salamat. I-topic nyo naman yung pagkamatay ni Kobe Bryant. May kinalaman ng Illuminati? Wala po. Malalaman natin ang resulta pagkatapos ng demanda ng asawa ni Kobe sa may-ari ng kumpanya ng Chopper. Kung yun ba ay talagang dala ng masamang panahon o meron bang human error? Tingnan natin. Sabi ni Lloyd Valia, kumusta kayo? Maraming salamat. Pwede po bang pa-shout ang Valia family? Nick, Christy, Cathy, Lloyd, Chan, Ton, Baby, Kyler, maraming salamat and God bless. God bless you too, Lloyd. Erwin Bukasas, pa-shout naman po sa South Korea. Nandito po kami ng wife ko. Oy, mag-ingat kayo sa South Korea. Mag-ingat kayo dyan, hindi lang sa COVID. May napanood akong documentary sa North Korea, nakakatakot. Pero sa South Korea, hindi. Maraming salamat sa iyo, sa iyong asawa, sa pakikinig. Si Hannah Ortoyo, good evening, good news po, na-miss ko na kasi ko, nakikinig ko ngayon, salamat. Si Eloisa Baldosa, sabi niya, kung may radio station pa ba daw tayo? Wala na no, yung application natin sa radio station, baka wala na to eh. Mag-ano na lang po kayo, Facebook na lang po kayo, tsaka YouTube. Maraming salamat, sabi ni Darwin Aportadera. Thank you rin sa iyo. Si Rafael Perez, ang sabi niya, sa FB na lang daw siya nanonood. Thank you so much sa panonood. Si Carlos Brasal, nagbalik na kayo, maraming salamat. Akala ko hindi ko na kayo mapapakinggan. O, napapakinggan muna kami. Thank you rin, Carlos. At sa Brasal family, salamat sa inyo. Si Asandi Pakitalakay, ang third eye. Oh, maganda to. Sir Adam,
Sa susunod ha, talakay mo ulit yung third eye na sinulat natin sa ating aklat na tresing kasindak-sindak. Mas maganda pag ikaw nagpapaliwanag eh. Rest, tanda mo ha, papa-record natin kay Sir Adam yung third eye. Actually, sinulat niya to sa libro ko, pero kesa bumili pa kayo, bibigyan na lang namin sa inyo yung paliwanag ni Sir Adam. Salamat, pakitopic ang reincarnation ni Anne Frank. Uy, lista mo nga to. Reincarnation ni Anne Frank. Pag-uusapan natin to, hiling sa atin ni Joanna Key. Sabi ni Mac C.Y. Ayun, maraming salamat. Nagbalik kayo. More power. Sir Benz at Pam Dea, thank you rin sa'yo, Mac Key. Sabi ni Paolo Garcia, hello, sure na sure. Ang tagal ko kayong inaabangan. Sana magtuloy-tuloy na. Tuloy na nga natin to eh. Kinuha ko na nga ang tulong ni Adam Reyes para lalong masayang usapan eh. Diba? Kahit na alam natin na wala tayong budget kay Adam eh. Tutulong yan. Wala rin naman kaming budget dito. Kaya mag-alala. Sabi ni Ryan Compra, wala ba kayo sa YouTube? Nandito kasi kami sa Canada. Paano ba yun? Meron ba silang sa Canada? YouTube? Wala daw eh. Meron daw. Sabi ni BJ Lopez, wow, maraming salamat na nakikinig talaga ako. Fan ako ng kasindak-sindak. Thank you, BJ. Sabi ni John O.P.G. Okay po. Okay din. Salamat. Sabi ni Hubert Labadia, dito sa Dubai, may online radio ba ang kasindak-sindak? Paano kaya yon sa Dubai? Facebook na lang po siguro. Diba? Live naman tayo eh, diba? Tapos sabi ni Arvin Lolasco Lopez, sige, good news para sa amin. Ibilang niyo ako sa mga kasindakers. Kabilang ka na. Maraming salamat, Arvin. Cerilo Bustamante, maraming salamat po na hindi pa po ba ito live? Live nga po ito eh. Live po ito. Nasa AM kami, tapos live din po. Sa Radyo Pilipinas 738 sa YouTube. Hanapin nyo, RP1 738 kHz, RP1 sa YouTube po, mapapanood nyo kami doon. Si Francis Lorena Rongo, maraming salamat po. Thank you po. Thank you din. Si Eldin Cole ni R, okay po, meron siyang ganun, ang tawag doon, yung thumbs up, thank you. Tapos si Jeffer, wow, salamat Sir Benji, meron na kayong FB Live tsaka Audiomatic. Ano ba yung Audiomatic? Sorry, hindi ko alam yan ha. Ano yung Audiomatic? Automatic radio? Ganun ba yon? Sorry, inosente ako sa technology. Si Sherwin Sumil Halimaw, Halimaw, upload kayo sir sa YouTube. Oo, mag-upload kami. Promise. Yung cameraman ko dito, si Alfredo Di Castro, nakaabang. Dalawang camera namin ang ginagamit para makapag-upload din kami sa inyo para lubos ang kasiyahan ng lahat. Matrabaho pero gagawin namin para sa inyo. Sa YouTube ba meron? Sabi ni Boss Al Jaide. Meron po. Sabi ni Mona Lisa Odi. Ano ba yan? Ano may pinapakita mo sa akin? Yan ba yung live? Oo. Si Mona Lisa, ano sinabi niya? Hello lang ba? Sabi ni Toring Oliver. Toring Oliver, isa akong alien. Ibang planeta ako. Pinararating ko po ang mensahe sa lahat ng tao. Kaya pag ako kausap mo, itago mo ang aking muka. Sabi niya, si Toring. Sino kaya itong si Toring? Niloloko tayo ni Toring. Michael Angelo. Michael Angelo. Sabi niya, maaasahan ko po. Maasahan nyo po. Kausap siya ni Christine Carrion. Okay. Si Jet Dilaw, sabi niya, ano ang nangyari sa kasindak-sindak? Sinagot na siya ni Christine at nag-okay na siya. Eto na Jet. Tayo na. Nakikinig na kami. May pinapapakinggan muna kami ngayon. Si Johnny Kenneth, thank you po. Yan. So, maya-maya, babalikan ko kayo. Pakinggan nyo muna ulit itong mga tanong ninyo sa panaginip na sinasagot isa-isa ni Miss Derry Cacho, ha? Narito na ang mga tanong sa panaginip. Unahin natin ang mensahe ni Rosemary O. Good evening, ako po ay tagahanga ninyo sa inyong programa. Lagi po ako nakikinig. At ako po ay naninirahan dito sa South Korea. Pakibati po sana ang family ko dyan sa Pinas.
Actually, ang asawa ko po ang nakapanaginip nito at itatanong ko lang po kung anong ibig sabihin. Napanaginipan po niya na nakakita siya ng kamote at napakagandang araw po. More power sa inyong programa. Rosemary, ang panaginip ng iyong asawa ay nagre-representa sa pagiging simple, yung simplicity sa kanyang waking life, no? Gayunpaman, may mga karanasan siya sa ngayon na nahihirapan sa finances, kaya nga ito ay nagmamanifest sa kanyang panaginip. Sabi naman ni Mark Jason Perdiguera, good evening po, Kasindak. Palagi po ako nakikinig ng live streaming nyo. Marami po talaga akong natututunan. Ano po kaya ang ibig sabihin ng panaginip na nabunot po ang ngipin ko ng kusa habang kumakain? Maraming salamat and more power. Mark, marahil may mga mithiin ka sa buhay na hirap kang abutin, no? Kung ano man ang nag-i-interest sa'yo para makamtan ito, kailangan pakaingatan ang lahat ng galaw. Romel Tribiana, kamusta na po? Ano po ba ang ibig sabihin ng aking panaginip? Naglalakad ako sa mababaw na batis o sapa. May kasama akong dalawang bata at isang matandang babae, pero hindi ko kilala. Maya-maya po naisipan kong isawsaw ang daliri ko sa tubig at biglang umapoy ang dulo ng daliri ko kapag nadidikit sa tubig. Pagkatapos po nun, nakita ko ng ipo-ipo na apoy, dalawa po no, sa harap at sa likuran namin. Umaahon kami sa tubig, nakita kami ng bahay na ginagawa pa lamang. At habang nakikita ko yung sa harapan, lalong lumalakas ang pag-ikot ng ipo-ipo na may apoy. Kinabahan po ako kaya sinabi ko, matakot ka sa Diyos at yung ipo-ipo ay biglang humina na. No? Pag-ikot at naging anyong babae na maamo ang mukha, pero halata sa kanya na sunog ang mukha at lumapit sa kinaroroonan namin. Doon na lang po ako nagising. Okay. Sumisimbolo ang iyong panaginip sa pagsasama ng apoy at tubig at ang resulta nito, kumbaga parang nagpo-polarize yung itsura, no? May mga pagsubok ka marahil na pinagdaraanan at ang iyong emotional situation sa ngayon sa buhay ay hinihila ka pababa. Na parabang ang resulta nito ay nagiging depressed o nagiging down ka sa waking life. Marahil magsimula kang mag-isip ng mga bagay-bagay na pagkaroon ng positive outlook. Simulan sa sarili ito at i-share ang naiisip mo na positive thoughts sa mga kasama sa bahay. Sinabi naman niya Martoni Advicula, may dream po ako na rat is biting me and attacking while my cold tita was cooking in the kitchen. And when she went outside of dirty kitchen, the rat is trying to attack in my hand. Bigla po akong gumising. Ano po kayang ibig sabihin nito? May edad na din po kasi si tita. Hope masagutan niyo po. Thanks and more power to your show. Even if you're not in an FM, I am still reading to all your Facebook posts. Salamat, Martoni. Suriing mabuti, no, kung ano-ano ba yung mga bagay na nais mong habulin. Kumbaga, para kayong nasa isang rat race. Ano ba yung isang goal o mga goals mo sa buhay? At bakit mo kailangang bilisan o takbuhan ang mga ito? Sinabi naman ni Mark Versales, hi Kasindak-sindak, isa po ako sa mga nakikinig sa programa ninyo dati sa FM and I am interested po sa definition ng panaginip. Ang panaginip ko, may na-meet po ako person in real life. Tapos on the next night, napanaginipan ko siya. Ang scenario, naglalakad po kami sa isang malaking field kasama ang lolo, lola at tito ko. Pero that moment, tumayo ako ng kaunti sa kanila dahil nautusan nila ako na may babalikan. Pagbalik ko sa field, sa may exit or entry point, nakita ko siya. At nakita din niya ako. Kinawayan niya ako na nakangiti at dahil nagulat po ako, ngumiti at kinawayan ko rin siya. Nagulat ako kasi I thought it was real na supposedly uuwi na siya sa kanila pero nagising ako and it was all a dream. Okay, normal lang po iyon na mapanaginipan mo dahil kaka-meet mo pa lang yun in person sa iyong waking life at marahil nag-manifest na ito sa iyong sa panaginip mo. Ang iyong panaginip ay sumisimbolo sa magandang hangarin, Mark. May pagyabong sa iyong kasiyahan at kalayaan sa buhay at marahil ay ongoing ang iyong personal growth. At kung sisipagin, ay makakamit mo ang iyong mithiin. Yun yung tinatawag na wealth and fortune.
Sabi naman ni Nico Kaharian III, nakita ko ang crush ko sa isang simbahan sa Davao. Patago akong sumilip sa kanya pero sa huli nakita niya ako at nagkatinginan kami. Ano po kaya ang ibig sabihin nito sa panaginip? Nico, may hinahanap kang spiritual enlightenment sa buhay, no? Nais mong gabayan ka sa mga ginagawa mo sa iyong waking life at somehow na-uplift ka dahil may mga pagkakamali ka sa nakaraan marahil na nais mong baguhin. At ito ay sumisimbolo dun sa crush mo sa panaginip. Itong crush mo nagsisimbolo bilang proper support para manumbalik ka sa tuwid na direksyon. So nagiging inspirasyon mo ito at kailangan mong ma-re-evaluate ang iyong sarili para tuloy-tuloy ang positive outlook sa buhay. At makamit mo na nga ang spiritual enlightenment na hinaasahan. Sabi ni Maddie Mike, ako po si Mad Mike yung nagpasa rin ng kanta sa inyo. Oh, naalala kita. Alam mo maganda rin yung kanta mo eh. Hanapin ko nga doon sa isang naliligaw kasi yung aking ano eh, yung hard drive. Pag nakita ko yun, papatugtugin ko rin sa susunod na pagkakataon. Huwag kang mag-alala. Nag-text si Adam, hindi ko na mahanap. Pero sinasabi niya, money doesn't matter to me. I want to help you guys. Narito lang ako. Thank you so much, Sir Adam. At merong kaninang nagtatanong na gusto kong sagutin kasi naiintriga ako dun sa, sabi niya, sino na ba yung kaninang nakita ko na may, gusto kong sagutin kasi baka makalimutan ko pa eh. Dami-dami yung mga topic na hinihingi, baka mawala sa isip ko. Anyway, mahirap talaga palang technology, no? Hindi mo totoo yun. Huwag nyo na hong itopic yung tungkol kay Ninoy, sabi ni Jasper. Baka matanggal na naman kayo sa ere. Hindi naman, no, eh. Kasi meron naman nung ano eh, mga buhay na patotoo eh. Hindi. Eh, wala naman nung tayong magagawa. Nasulat na ho sa libro yan eh. Sinasabi ko lang eh. Hindi naman ako ng ano eh. Sa totoo, di ba? Kapakatotoo lang naman ako tayo, di ba? Dahil kung gusto nilang sumagot, magpaliwanag sila. Kasi yun lang naman ang nasa kasaysayan ng mga taong sangkot dun sa pangyayari. Alam nga namang sabihin natin, hindi sila nagsasabi ng totoo. Di ba? Isinalibro na nga po eh. Ganun talaga. Di ba? Sabi ni Adam, you need to calm your heart and thoughts. You have deep running stress. This is one of the top causes of false awakenings. You need to get enough rest. Yan. Sino kaya ang kinakausap ni Adam? Naligaw na ako. Dami na nang nagtanong kasi dito eh. Diba? Kanina pa. Well, anyway, sige po. Kami po ay sobra na sa oras pero mabait naman po mga kasama natin dito. Pinagbibigyan pa tayo. Hihinto po tayo ng alas 9 kasi hanggang dyan lang po tayo, no? Sa susunod, tiyakin ko na masagot lahat ng mga tanong ninyo tungkol sa panaginip at kababalagan dahil yan naman po talaga ang gusto natin. Magkatuwang tayong lahat para mas malinaw po at maunawa natin ang lahat po ng mga gusto nating malaman. Pero in the meantime, gusto kong pasalamatan. Salamat po sa ating writer na si Res, ano? Salamat din kay Director General Bong Aportadera, no, ng Philippine Broadcasting Service, saka ang kanyang Deputy Director, kaibigan ko to, si Carlo Villio. Salamat sa iyo, boss. At siyempre kay Director Maki Gainibong. Salamat sa iyo, Max. Kasama ko to TV5 pa eh. Sir Alan Alanigi, Station Manager ng Radyo Pilipinas. Higit sa lahat, maraming salamat sa suporta ng Philippine Information Agency sa pangunguna ni Director General Abner Caga. Kung kayo po ay nagtataka bakit si Secretary Martin Andanar ay nag-share po lagi ng kanyang mga ginagawa. Binigyan po namin siya ng ano eh, ng parang challenge na pasukin niya ang mundo namin ni Dea bilang isang sekretaryo ng PCO, subukan niyang pasukin ang mundo namin ni Dea at doon ipakita niya kung ano yung mga ginagawa niya sa kanyang podcast. Kaming tatlo kasi nagsimula kami mag-podcast noong 2014, 15, 16. At gusto namin ituloy lang yun dahil ang daming tao ngayon ang nasa bahay lang walang ginagawa. Makabuluhan naman yung ginagawa ni Secretary Andanar. Kaya kung napapanood po ninyo na nagsishare sa inyo, salamat po sa inyong pagtangkilik. Maraming salamat si Director Abner Caga na nakikinig ngayon at ang mga kasama niya sa Caraga, Ryan, si Jong, baka hindi ko mabanggit lahat, magagalit, Jennifer Peña, si Venus Garcia, sino pa, kung sino man yung hindi ko nabanggit, ah,
Shasha, sino po ba kayo dyan? Thank you so much sa inyong lahat. Sa susunod, ilista nyo yung pangalan nyo. Hanggang sa susunod na Sabado, stay home, stay safe, stay sane. Mahal na mahal ni Chonky Benz ang lahat ng Kasindakers. Salamat po. At bilang pangmuli, gusto kong maalala nyo lang ang awit na ito.